Mga bata, itong inyong Kuya Jun. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Ang ikukwento ko ngayon ay may pamagat na Alamat ng Dugong na aking isinulat para sa inyo na iginuhit naman ni Frances Alcaraz. Ito ay mula sa Lampara Books. Tara, magkwentuhan tayo! Noong unang panahon, sa isang isla, sa isang sulok ng mundo, ay may mga naninirahang katutubo na tinatawag na dugo. Kahit walang pinuno at mga patakarang sinusunod sa isla, ay namumuhay ang mga dugo ng mapayapa, maunlad at masaya. Iyon ay dahil wala silang ibang iniisip kundi ang kapayapaan at kapakanan ng bawat isa. Taliwas sa taguri sa kanila, kahit kailan ay hindi nagkaroon ng pagdanak ng dugo sa kanilang isla. Hindi na imulat sa kanila ang mga salitang away, sigalot, digmaan at mga salita na nakapagdudulot ng mga alitan sa kapwa. Nagtutulungan sila sa lahat ng bagay kaya pantay-pantay sila ng estado sa buhay. Walang nagugutom sa kanila dahil ipinamamahagi ng bawat isa ang yaman at pagkaig na kukuha sa karagatan at kagubatan sa kung sino man ang mga ngailangan. Sa kanilang isla, may kagubatang mayaman sa iba't ibang klase ng mga halaman. Mga halamang pinanggagalingan ng mga gulay, mga namumungang punong kahoy, mga palumpong, mga damong gamot, at marami pang iba na pinagkukuhanan nila ng kanilang mga pangangailangan. Ang puting buhangin sa dalampasigan ng isla ay kaakit-akit. May isang bahagi naman na kinaroroonan ng malilinis na batis at talon. May malalawak at malilinis ding yungib doon. Ang mga hayop ay hindi mababangis, bagkus ay mga kaibigan ng turing ng mga ito sa mga katutubo. Tila isang paraiso ang isla ng mga dugo. Tuwing gabi, sumisipol ang mga katutubo sa dalampasigan upang tawagin ng kanilang mga kaibigang sirena. At ang lahat ay masayang nagkakantahan, naglalaro at sumisisid sa dagat. Higit na mapayapa sa ilalim ng dagat at kay ganda ng tanawin, napakaganda ng inyong tirahan. Iyon ang mga papuring laging ibinibigay ng mga katutubo sa mga kaibigan nilang sirena. Hanggang isang araw, sa kauna-unahang pagkakataon, ay may mga dayuhang nakatuklas sa isla. Ito ang mga wara. Higit na matatangkad at malalaki ang pangangatawan ng mga ito kung ihambing sa mga dugo. Naakit ang mga wara sa islang napakaganda. Mga dugo! Sabi ng pinuno, kami ay nanggaling pa sa kabihasnan. At napakalayo niyon mula rito. Pero higit na maganda ang lugar ninyo. Ibigay ninyo sa amin ang bahaging may talon at may malinaw na batis. Hindi nagdalawang isip ang mga dugo. Ibinigay ng mga ito ang hinihingi ng mga dayuhan. Ang kinaroroonan ng talon at batis ay sumasakop sa ikatlong bahagi ng isla. Lumipat ang mga nakatira sa bahaging iyon sa ibang lugar upang ibigay sa mga dayuhan ang hinihingi ng mga ito. Lumipas ang ilang araw, ibang grupo naman ng mga dayuhan ang dumating sa isla. Ito ang mga tuling. Matatangkad din at malalaki ang pangangatawan ng mga ito. Ang ipinagkaiba lang ng mga ito sa mga wara ay ang maitim na balat, mga kulot na buhok at makakapal na labi. Kagaya ng mga wara, ay nabighani rin ang mga tuling sa isla ng mga dugo. Mga dugo, ibigay ninyo sa amin ang bahaging may bundok na mayaman sa mga punong kahoy at iba't ibang mga halaman. Doon kami maninirahan, nag-uutos na sabi ng pinuno ng mga tuling. Dahil likas na mapagbigay ang mga dugo, pumayag sila sa hiling ng mga ito. Ang natitira na lamang sa mga dugo ay ang huling ikatlong bahagi ng isla. Gayunpaman, patuloy pa rin sila sa pagiging maligaya at sa pamumuhay ng mapayapa kahit lumiit na ang lupaing kanilang tinitirhan. Tuwing gabi,
ay masaya pa rin sila nagkakantahan at nagsasayawan sa dalampasigan kasama ang mga kaibigang sirena. Patuloy na pinagyaman ng mga dugo ang natitirang kapirasong lupain upang manatili ang pamumuhay nila ng sagana at higit sa lahat ng tahimik at mapayapa. Pero ang dalawang pangkat na dayuhang wara at tuling ay hindi na kontento sa ibinigay sa mga ito ng mga dugo. Lalo na nang matuklasang ang natitirang lupaing tinitirhan ng mga katutubo ay may mga ginto at iba't ibang mina sa ilalim ng lupa. Isang araw ay kinausap ng dalawang pangkat ng mga dayuhan ang mga katutubo na lisanin ang kanilang lugar. Nabahala ang mga dugo sa kaganapang iyon. Una, hindi nila malaman kung kanino ibibigay ang natitirang lupa. Pangalawa, saan pa sila maninirahan kung wala nang matitira sa kanilang lupain sa isla? Hindi maaari! Sabi ng pinuno ng mga wara, kami ang unang nakatuklas sa islang ito. Kami ang higit na may karapatan sa natitirang lupain. Kami ang nakatuklas sa mga ginto at mina rito. Sa amin ang natitirang lupa! Sabi naman ng mga tuling. Ngunit sadyang mapagbigay at mahinaw ng mga dugo. Kung nais ninyo, ay paghatian ninyo ang lupang natitira. Huwag lamang kayong mag-aaway. Kung magmamatigas kayo, hinarap ng pinuno ng wara ang mga tuling. Dadanak ang dugo sa islang ito. Hindi namin kayo uurungan! Iyon ang nagbunsod upang magsimula ang digmaan ng dalawang pangkat ng mga dayuhan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakakita ang mga katutubo at ang dugo. Nagulat ang mga dugo. Nagsipagtakbuhan sila patungo sa dalampasigan. Sa di kalayuan, nasaksihan nila ang dalawang pangkat ng mga dayuhan na nagdidigmaan. Labis-labis ang naramdaman nilang takot ng mga sandaling iyon dahil inaasahan nilang titigil din ang digmaan na natili sila sa dalampasigan. Pero lumubog na ang araw ay hindi pa rin tumitigil ang mga dayuhan. Sumipol sila sa karagatan at nagdatingan ng kanilang mga kaibigang sirena. Inilahad nila sa mga ito ang mga pangyayari. Kapag nagkataon ay wala nang lupaing matitira pa sa amin, sabi ng isa sa mga dugo. Maaari silang makarating dito sa dalampasigan at kami ay madadamay, pagsusumamo ng isa. Saan na tayo magtutungo? Sabi pa ng isa. Nagkatinginan silang lahat. Sumama kayo sa amin, ang sabi ng pinuno ng mga sirena. Pero wala kaming kakayahang lumangoy ng matagal sa ilalim ng dagat, sabi ng ilan sa mga katutubo. Nabahala ang lahat na makita nilang tumitindi ang digmaan. Papalapit ng papalapit sa dalampasigan ang dalawang pangkat ng mga dayuhang naglalabanan. Agad na nagsisakay sa mga balsa ang mga katutubo sa tulo ng mga sirena na itulak patungo sa laot ang mga balsa upang mailigtas ang kanilang buhay. Ilang araw silang naglakbay sa karagatan upang maghanap ng lupang matitirhan. Ngunit kapag nakakakita sila ng mga taong naroon, ay hindi na sila nagtatangkang lumusong pa sa lupa. Sana'y kagaya namin kayo at ang iba pang lamang dagat na mapayapang nabubuhay sa inyong tirahan, ang ilalim ng dagat. Hindi kagaya ng mga taong sumakop sa aming isla. Nanlumo ang mga kaibigan nilang sirena. Sa tulong pa rin ng mga kaibigan nilang sirena, lumayo ng lumayo ang mga balsa nila.
Nang nasa kalagitnaan na ng dagat ang mga dugo, nakiusap sila sa mga sirena. Gawin ninyo kami mga kabilang ninyo, pero nakikiusap kami na sana'y hindi namin kawangi sa mga taong nagdidigmaan pakiusap ng lahat sa mga ito. Mula sa kalayuan, sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga bituin, dahan-dahang nilisan ng mga katutubo ang kani-kanilang balsa at nagtungo sa ilalim ng dagat. Habang sila ay lumalangoy pailalim sa dagat, ay unti-unting binabago ng mga sirena ang anyo ng mga dugo. Ninanamnam muli ang katahimikan at kapayapaan sa paglalakbay sa napakagandang tanawin ng dagat. At mula noon, sa dagat na tumira ang mga dugo na sa kalaunan ay tinawag na Dugong. Dahil likas sa kanila ang hindi manakit ng kapwa, pati kanilang pagkain ay mga halamang dagat lamang. Kaya sa susunod na makakita kayo ng dugong, huwag ninyo itong sasaktan dahil ito ay maamo at mabait na nilalang. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Itong inyong Kuya Jun. Tandaan, lagi magbasa upang tumalino.